Hi, this is Ton, the owner and founder of The Wise Guy PH. At ngayon, pag-uusapan natin ay all about health insurance. Pero bago yan, mag-disclaimer muna tayo. Disclaimer, I am a proud financial advisor who can help you in your journey towards financial freedom. However, this video only reflects my personal views and opinions. Pag-uusapan nga natin ay all about health insurance, which is so ang ay participating whole life insurance na ang coverage until age 100. Ito naman yung tatlong key features ng product na to. So una, guaranteed limited pay siya. Pangalawa, may life insurance ka, then may health insurance, which is yung focus ng plan na to. So sa plan na to, ito ay until age 100. Ang meron siyang tatlong variants. Una, yung regular, merong plus, and then may advantage. So ano ba yung pagkakaiba nila? Yung sa regular, walang endowment o yung mga payouts na nag-start usually at age 65. And then wala din siyang treatment and rehabilitation benefits, yung mga hospital income benefit, yung post-hospitalization benefit, at home recovery benefit. Sa plus variant naman, meron siyang endowment pero wala siyang rehabilitation benefits. And then third and lastly, yung advantage. Ito na yung pinaka-comprehensive health insurance among the three variants. Bakit? Kasi lahat ng benefits included na sa advantage variant. Lahat ng variants na yan ay available for 10, 15, and 20 years to pay. Pero nakadepende yan sa age at smoking habits na mag-a-apply. Aside dun sa napaka-comprehensive health insurance, eh pwede ka rin magdagdag ng riders o mag-attach ng mga additional benefits sa plan mo. So ang una dyan ay total disability benefit o yung waiver kung sakali man na ma-disable ka during the paying period. So for example, na-disable ka sa third year ng plan mo, hindi ka na makangamba kasi yung insurance company na mismo yung magpapatuloy ng pagbabayad. And then second, meron siyang accidental death benefit. So additional siya, on top siya sa death benefit na pwedeng makuha ng beneficiary mo kung ang cause of death ay accident. And then, ito naman yung recent na attachment. Pwede ka na rin mag-attach ng hospital income benefit. Yung naka-include kasi sa plan ng hospital income benefit ay para sa mga critical illness lang. Kapag naka-attach yung hospital income benefit na ito, ay pwede ka makapag-claim kahit anong cost ng iyong confinement, regardless kung critical illness man siya or hindi. And ito naman yung coverage period ng mga benefits and attachments. And then yung waiver, yung TDB, until age 60 lang siya. Yung accidental death benefit naman, up to age 70. Yung hospital income benefit, yung attachment, ay until age 70. Yung hospital income benefit na embedded sa plan, until age 75 naman. Yung life and critical illness benefit, up to age 100 siya. What a better way para maintindihan natin yung plan na to ay through an example. Kaya nagprepare ako ng sample proposal para mas mahimay natin yung mga benefits na pwede natin makuha kapag kumuha tayo ng ganitong plan. Ang sample natin na to ay 10 years to pay na health insurance para kay Miss Mati Pidsapera, 30 years old, female, and non-smoker. So, ang plan na to ay may 1 million na health insurance at naglagay ako ng additional benefits, yung total disability benefit at accidental death benefit. So, kapag tinutal natin yan, ang total na babayaran ni Ms. Mati ay nasa 58,300 pesos para sa 10 years of pay na health insurance na may 1 million health insurance coverage. Ang babayaran niya ni Ms. Mati ay 58,300 pesos sa kada taon, which is very affordable nga considering na 1 million yung health insurance coverage. So yearly yan. Kapag monthly nasa 5,441, kapag weekly 1,360 pesos, and ang katumbas niyan daily ay 182 pesos. I-divide natin yung discussion natin sa tatlong parts. Una, yun sa life insurance benefits. Pangalawa, yun sa health insurance coverage. At pangatlo, yung savings at payouts. Sa life insurance muna tayo. So, sa life insurance, ang coverage ay 1 million pesos up to age 100 siya. Pero may caveat yan dahil payable lang ang life insurance benefits kung walang claim sa major critical illness. Yung meaning ng life insurance para sa atin ay iba-iba no, sa kada tao. Para sa mga breadwinners, ang life insurance ka ay makakatulong para sa mga naiwan nila na pamilya to carry on with their lives.
Diba? Kapag may nawalang member ng family, tuloy-tuloy pa rin yung gastos, hindi naman siya nawawala. So with life insurance, makakatulong to sa family member mo para hindi na nila isipin yung financial difficulties until maka-adjust sila. And yung life insurance benefit na makukuha nila can help para doon sa adjustment period na yon. Para sa mga singles naman, yung life insurance money naman ay pwedeng gamitin sa final expenses mo. Yung sa hospital, hospital bills, ganyan, sa interment, sa pagpapalibing. So aside dyan, sabi ko nga nag-attach ako ng total disability benefit. So sa benefit na to, kapag na-disable ka, permanently disabled ka, wala ka nang babayaran. Yung insurance company na yung magpapatuloy sa pagbabayad. For example nga, na-accidente ka, ganyan, sa third year ng plan mo and 10 years to pay siya. So with this, yung total disability benefit o yung waiver of premium na ito ay masasandalan natin. And then, meron din accidental death benefit. So 1 million yung life insurance benefit mo kung walang major CI claim. And kung wari, namatay ka through an accident, additional 1 million siya on top doon sa 1 million na basic mo. So all in all, 2 million yung pwede makuha ng iyong beneficiaries in case na mamatay ka due to an accident. Now, let's proceed doon sa highlight talaga ng plan, which is yung mga medical benefit na pwede mo makuha dito sa plan na to. Yung pinapakita ko ngayon sa screen ay portion lang ng coverage. So para mas makita lang natin and mas maintindihan natin, no? So may nakikita kayong group, heart-related. So naka-group yung mga major and minor critical illness. So later malalaman natin kung para saan ba yung mga groupings na yan. And then may minor critical illness, nakalista dyan, and then yung major critical illness. Ngayon, proceed na tayo sa minor critical illness benefit. Makaka-receive ka ng 20% ng face amount. Sa example na to, equivalent yan sa 200,000 pesos. And pwede kang makapag-claim ng 3 beses provided na iba-iba yung groupings nila. So kung yung mga minor critical illness mo ay nasa same group, hindi ka allowed to claim. Pero kung iba-iba siya, heart-related, liver-related, kidney-related, basta iba-iba yung groupings nila, allowed ka to claim up to 3 times. And sa third claim, 10% na lang yung pwede natin maklaim. Ang maximum na minor critical illness benefit na pwede natin makuha ay 50% ng face amount. Sa sample natin, equivalent yan sa 500,000 pesos. Ngayon, sa major critical illness benefit naman tayo, pwede tayong makapag-claim ng 100% ng face amount or equivalent nga yan sa 1 million sa sample proposal natin. Pero kung meron na tayong mga na-claim and may mga endowment na tayo nakuha, ibabawas yan sa ating face amount o yung major critical illness benefit natin. And then kung meron naman tayong mga unclaimed na cash payouts, isasama naman yan sa benefit. So for example, nakapag-claim ka na once na minor critical illness benefit. So ang makukuha mo na lang ay 1 million minus 200,000 kasi nga nakapag-claim ka na minor CI ay 800,000 pesos. Ito naman yung rehabilitation benefits. So una na dyan yung hospital income benefit na 1,250 pesos per day. Pwede ka makapag-claim kung na-confine ka due to any of the 114 critical illnesses na covered ng plan. And kapag na-discharge ka naman, pwede ka makakuha na 5,000 pesos. So ito yung mga caveats niya. Sa hospital income benefit, payable lang siya up to 90 days for maximum of 4 groups. So for example, na-confine ka due to any critical illnesses, pwede ka makapag-claim up to 90 days. And up to 4 groups. So, liver-related, kidney-related, ganyan, cancer, ganyan. So, dapat 4 different groups siya. And then, yung post-hospitalization benefit naman ay one-time benefit lang per group. Maximum of 4 groups. So, same sa hospital income benefit. And then, yung coverage nito ay up to age 75 lang. Aside dyan, eligible ka din para sa home recovery benefit na 625 pesos per day. So, paano ba kinukuha yung per day na yan? So, for example, na-confine ka ng 10 days dahil sa cancer, ganyan. So, eligible ka makakuha ng hospital income benefit, yung post-hospitalization benefit, at home recovery benefit na per day. Yung per day na yan, iko-compute yan sa total days of confinement. 1,250 pesos per day para sa hospital income benefit times 10. And then, meron ka 5,000, which is one-time benefit per group, maximum of 4. And then, meron ka rin 625
25 pesos per day times 10 kasi 10 days yung confinement, ayun yung total na makukuha mo sa rehabilitation benefit. Last but not the least, meron din tong palliative care benefit which is equal sa 10% ng face amount. Yung sa palliative care benefit, ayun yung end of life treatment. Hindi na para gumaling ka, more on para lang ma-manage yung pain natin kapag malapit na tayo mamatay, di ba? Sabi nga, kapag end of life na, masakit yung katawan natin. So, it's more of managing the pain. Again, lahat yan ay up to age 75 lang. For me, ito yung pinakamagandang part ng health insurance na to kasi meron siyang specific cancer booster. So, kung wari, nagkaroon tayo ng cancer tapos nag-fall dito sa mga specified cancer na makakaklaim tayo na additional 50% dun sa major critical illness, sa hospitalization income benefit, post-hospitalization, home recovery, at palliative care. Dahil nga pambabae yung sample natin. So, let's say nagkaroon siya ng breast cancer, ang claim niya ay may additional 50%. So, instead of getting 1 million lang, magiging 1.5 million siya. Tapos, yung mga rehabilitation benefit, yung 1,250 per day, plus 50% din siya per day. So, napakagandang benefit. By the way, hindi ko nasabi kanina, no, yung hospitalization income benefit, dumodoble or nagiging times 2 kapag na ICU tayo. So, ito yung doble na ayaw mo rin eh. Pero, in case lang talaga na ICU tayo, at least, meron tayong masasandalan, di ba? At kung hindi natin nagamit yung health insurance at buhay na buhay pa rin tayo, huwag kang magalala kasi hindi to tapon pera. Meron siyang savings at payouts na pwede mo masandalan kapag kailangan mo ng pera, ganyan. Or kahit na hindi mo kailangan ng pera, no? At least, meron bumabalik dun sa ibinayad mo. So, sa cash payouts, meron tayong tinatawag na paid up bonus. Ito yung amount ng pera na pwede mo makuha kapag tapos mo ng bayaran yung plan. So, sa sample na to, 38,687 pesos siya para sa 10 years to pay. Doon, para kay Miss Martin. So, itong amount na to, hindi to fixed amount ha. Pwede mas malaki, pwede mas maliit. Depende sa income ng insurance company. So, aside dyan sa paid up bonus, meron din tayong yearly dividend. So, yearly makakakuha ka na after mo mabayaran yung premium mo. Kung 10 years to pay yung plan mo, sa 11th year, meron ka ng yearly dividends. Again, hindi to guaranteed amount, nakadepende siya sa income ng insurance company. Pero at least, iba, meron ka makukuha na yearly dividends. And then lastly, meron siyang endowment payouts which starts at the age of 65 up to the age of 72. So 50,000 yan kasi equal yan sa 5% ng face amount. Highlight ko lang, ang endowment na yan ay hindi additional cash. Galing yan mismo sa cash value o yung pinaka-savings ng plan. So, binabawas yan doon. At kung may mga endowments ka na nakuha, ibabawas din yan sa face amount ng plan mo. Lastly, ito na yung savings o yung pinaka-naiipon ng plan mo. Ito, guaranteed value to. So, dahil nga guaranteed value siya, hindi siya ganun kalaki. Pero at least, again, hindi tapon pera. Hindi natatapon o nasasayang yung binabayad natin kahit na hindi natin magamit yung health insurance o yung life insurance. Paano ba napapakinabangan yung guaranteed cash value? Hindi mo siya pwedeng kuhanin unless isusurrender mo o iterminate mo yung plan mo. So at the time na iterminate mo siya, makukuha mo yung guaranteed cash value at that time kasama ng mga hindi mo nakuha na payouts. So ito naman yung cumulative basic premiums paid natin o yung total na ibinayad natin sa duration of 10 years. Hindi kasama dito yung riders, basic premiums paid lang siya. Ngayon, ipapakita ko yung projected savings fund natin. So, pinagtabi ko lang yung projected cash value natin kasama na dyan yung paid up bonus, dividends, payouts, and guaranteed cash value. And then, itinabi ko yan sa total amount paid, which is nga yung 552,500 pesos. So, makikita nyo, dito sa 10th year, mas malaki yung binayad natin kumpara dun sa projected savings fund natin, which is okay lang kasi hindi naman yon yung pinaka-goal natin, no, na lumago yung pera natin. More of para sa health insurance na kinukuha natin. So okay lang yun na mas maliit yung cash value natin o yung projected savings fund natin at that time. Pero makikita nyo rin, no, through time naman, lumalaki. Though hindi ganun kalaki kasi tandaan natin, health insurance yung kinukuha natin, hindi investment. So ang maganda lang dito, hindi natatapon yung pera natin. And hindi din siya lumiliit. Kahit pa paano, kumikita siya. So, yung projected natin dito ay kasama nga yung paid up bonus, dividends payouts, and guaranteed cash value kung iniwan natin
sa insurance company at tumubo ng 4.2%. Kasi kapag hindi natin kinuha yung mga payouts, yung mga dividends, ganyan, yung bonus, pwedeng kumita siya ng 4.2%, which is, ayun nga yung current na accumulation rate ng insurance company. By the way, kung nabasa nyo na yung post namin about dito sa www.theWiseGuyPH.com, meron kami dong part na kinumpare namin yung total amount paid versus dun sa maximum benefit. Kinumpare ko, no, kung ano yung maximum benefit na pwede natin siya makuha. So, in-add ko lang yung sa face amount, cancer booster, hospital income, benefit, yung mga rehabilitation benefit, ganyan. And then, may mga paid up bonus, dividends per year, and then 5% ng mga endowments. No? So, ngayon kung pagsasama-samahin natin siya, para sa sample na to, ang maximum benefit na pwede natin makuha ay nasa 3.9 million pesos. Hindi pa dyan kasama yung paid up bonus at mga dividends na maaari natin makuha out of this plan. So, sulit ba siya? No, which is sulit na sulit versus dun sa 552,000 na babayaran mo, yung 3.9 million pesos na benefit, eh, panalo-panalo na. Sa advantages and disadvantages naman tayo. So, sa advantages, una-una na dyan yung limited pay. So, pwede mo siyang bayaran ng 10 years to pay, 15 years to pay, 20 years to pay. So, depende sa'yo. And guaranteed siya, hindi katulad ng mga VUL na kahit na 10 years to pay, pwede ka pa rin pagbayarin even after yung 10 years. Dito, guaranteed siya na 10 lang talaga kung 10 years to pay yung kinuha mo na plan. Second, comprehensive siya, no? Na health insurance. Pangatlo, may mga living benefits. Kung hindi ka man magkaroon ng minor critical illness, major critical illness, mamatay, ganyan, meron siyang living benefits na pwede mong makuha yung mga paid up bonus, dividends, ganyan. Pang-apat, meron siyang cancer booster. So kapag nagkaroon tayo ng specific cancer nga, no, na nakalista doon sa plan, may additional 50%. And ang laking tulong nun, ha? Na-boost talaga yung coverage natin with specific cancer booster. Aside doon, may mga embedded pa na hospital income benefit. Diba? Usually sa mga VUL, additional lang siya. I-on top, ito, embedded na siya. Kasama talaga siya ng plan. Aside sa embedded hospital income benefit, pwede pa tayong makapaglagay ng riders para ma-extend yung coverage natin. So, pwede yung mga waiver, accident benefit, and then yung regular nga na hospital income benefit. And last but not the least, merong return on payment. So, hindi lang tayo bayad ng bayad. May mga payouts na pwede tayo makuha out of this plan. So, sa disadvantages naman, una, medyo expensive siya, ha? Compared dun sa mga VUL. Ito, yung outright na kailangan mong bayaran for this plan, mas malaki. One reason being ay dahil nga guaranteed limited pay siya. Anything or any insurance na kinuha mo kapag merong guaranteed, mas mahal siya talaga. Kasi nga, i-guarantee siya ng insurance company. And then, second, meron siya model charge. Yung additional charge kapag hinati natin yung payments. Unlike mga VUL na kapag yearly, pares lang sa semi-annual kapag hinati mo and tinutal. Dito, meron siya additional na charge. So, mas makakamura ka kung kukuhanin mo yung mga health insurance katulad nito ng yearly yung bayad. And then, last but not the least, yung major CI claim ay nababawasan kapag meron tayong minor critical illness claim. Frequently asked questions naman tayo. So ito yung first question. How much specific cancer booster benefit can provide and how many times can a life insured claim for such benefit? Ilang beses ba pwedeng makuha yung specific cancer booster? Isa lang. Isang beses mo lang siya pwedeng magamit. Bakit? Kasi nga major CI lang yung covered niyan. Second question, bakit nga daw may waiting period na 90 days bago tayo makovered ng critical illness benefit? Una, meron tayong anti-selection, no? So, iniiwasan natin na yung mga may sakit na magkumuha ng plan, no? Siyempre kasi dahil nga may sakit na sila, sure na na makakakuha sila ng benefit, no, kung wala tayong waiting period. Malulugi naman yung insurance company noon. At the same time, kapag nalugi yung insurance company, by the time na ikaw healthy ka nag-apply, baka wala nang pera yung insurance company by the time na nagkasakit ka naman. So ayun yung iniiwasan natin, no. So mayroon tayong anti-selection para maiwasan natin yung ganong cases kasi ang insurance kinukuha natin yan kapag hindi natin kailangan. So kung available din siya sa mga may sakit na o mamamatay na, malulugi naman yung insurance company, di ba? Third question, ano yung mangyayari kapag meron ka minor critical illness pero namatay ka? So, dahil nga namatay ka nung pinaprocess yung minor critical illness, hindi nababayaran yung minor. Ang babayaran na lang ay yung death benefit. Sa fourth question, paano naman kung meron kang minor and major critical illness na sabay na diagnose? Again,
Dahil meron kang major critical illness, payable na yung major critical illness. Question number 5, pwede mo bang iwan yung paid up bonus mo kay Ang answer dyan ay yes. Diba, yung sa pinakita natin kanina na projected cash value or cash savings. Pinagsama na yung paid up bonus, dividends, and mga endowments, and cash value mo. So, pwede mong iwan yung paid up bonus mo sa pwede din yung mga dividends, ganyan. And pwede siyang kumita na additional interest, which is yung accumulation rate. So, last question, pwede mo bang i-convert yung 20 years to pay na nakuha mo na health insurance to 15 years or 10 years? For this plan, hindi po tayo allowed na mag-convert ng 20 years to 15 years to 10 years or vice versa. And that's it. Don't forget to like and share this video. If you have questions or suggested topics, just leave a comment down below. Please click the subscribe and bell button so you can be updated with our latest post about personal finance. And together, let's achieve lifetime financial security.